Pinoy takutan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Mag-asawang mandurugo. Good eve po, Miss Pinoy Takutan. Isa po ako sa mga silent listener niyo dito sa channel. Gustong-gusto ko po yung mga kwentong aswang niyo. Kaya gusto ko rin po sana magbahagi ng kwentong kababalaghan. Sa lolo at lola ko po talaga nangyari itong kwento. Pero ipinaalam ko naman po sa kanila na ibabahagi ko ito sa channel niyo. Hindi rin naman po sila mag-gadget, kaya tingin ko hindi rin po nila ito mapapakinggan kung sakali. Sana po ay mabasa po itong message ko at mainarate mo ang kwentong ito sa Pinoy Takutan. Marami pong salamat. Nangyari po ito isang gabi, taong 1953, sa bayan ng Katbalogan. Isang taon pa lang po noong nagsasama si Lola Catalina at Lolo Bernardino sa kubong ipinamana ng mga namayapang magulang ni Lolo Bernardino po. Simple lang naman po ang buhay nun at hindi sila nangarap ng mataas kahit kailan. Kaya nakontento na sila sa bundok manirahan, malayo sa kabihasnan kung saan dagsa ang mga tao. Ayaw raw kasi nila ng maingay at maayos na raw sa kanila na may mangilan-ngilan lang silang kapitbahay at kasama. Mas mainam na raw na ganoon dahil kahit iilan lamang kayo, alam mong tunay na kaibigan ang mga kasama mo. Wala naman daw kakaiba sa bayan na yun nung una. Naalala kong kwento sa akin noon ni Lola Catalina at Lolo Bernardino. Kapag nagugutom ka, hitik raw sa bunga ang mga puno ng bayabas, avocado at mangga. Ganoon din daw ang mga gulay nila. Mapalad nga sila dahil mataba ang lupang kinatitirikan ng bahay kubong tinitirhan nila. Nagsimula raw ang lahat ng kababalaghan sa buhay nila nang minsan may bagong lipat na matandang mag-asawa. May kasama raw bata na noong una ay naisip nila lolo at lola na apo ng mga ito. Nasa 8 taon o 9 taon lang daw kasi ang bata, kaya imposibleng maging anak ng dalawa. Ang kwento pa ni lolo at lola, nagtataka raw sila dahil niminsan bibihirang pumunta ng bayan ang mag-asawa. Palagi lang daw nasa kubo, kalakalaro ang apo. Hinala nga ni lolo at lola, nagpupunta lang daw ang mag-asawa sa bayan kapag kailangan na ng pera. Doon raw siguro nakatira ang anak nitong nagbibigay ng sustento. Ang totoo niyan, Miss Pinoy Takutan, ang sabi ni lolo, wala naman daw silang pake sa mag-asawa noong umpisa. Hindi naman daw kasi pinapakialaman ng bagong mga kapitbahay ang buhay nila. Ni tumanggap nga ng gulay o prutas na pinitas ni lolo sa puno at tanim niya ay ayaw rin tumanggap ng mag-asawa. Pero iniisip ni lolo nun, baka nahihiya lang ang dalawa dahil nga mga bagong salta lamang. Hanggang sa dumating ang unang gabing hindi malilimutan ni lolo at lola. Malayo man ang agwat ng bahay ng mag-asawang kinalaunan ay nakilala nilang Balmaseda, ay malinaw raw nilang naririnig ang pag-iyak ng paslit sa kubo. Para raw itong pinahihirapan sa loob, pero hindi naman sila nakakarinig ng mga pagpalo o pangbubugbog. Umiiyak lang daw ang bata na parang umuumol. Sakalang naisip nun ni lolo, paano ba namang makakapanakit pa ang dalawang matandang hukluban kung uugod-ugod na ang mga ito sa paglalakad? Kaya hinayaan lang ni lola. Pero nagpatuloy ang mga gabing ganoon. Maingay, iyak lamang at pag-ungol ng bata ang naririnig nila sa kubo. Gustong-gusto na nung lumapit ni lolo at lola sa mag-asawa para tanungin kung may problema ba ang pamilya ng mga ito. Pero natakot daw sila.
Baka isipin daw kasi ng mga balmaseda na isa silang pakialamerong kapitbahay. Noong mga panahong yun, napapansin ni Lolo at Lola ang kakaibang nangyayari malapit sa tinitirhan nila. Dumalang daw ang dalaw ng mga ibon, hindi na humuhuni. At kung nagkakataon naman daw ay nagkukumpulan ng mga ito, nagliliparan din daw agad palayo sa tuwing makikita ang kahit isa lamang sa mga balmaseda. Kahit ang mga gabi, sa sobrang daming alitaptap at maraming huni ng kuliglig ay nawala na rin. Ang sabi pa noon ni Lolo, may puwersa raw na kinakatakutan ng mga hayop at insekto. Isang araw, hindi na daw nakatiis ang lolo ko. Nagpunta siya sa bahay ng mga balmaseda. Nagdala ng maraming prutas at gulay para gawing dahilan kung bakit siya napapunta sa bahay ng mga ito. Nang makita raw siya ng lalaking balmaseda, tinitigan daw siya kaagad ng masama. Pero sinabi naman agad ni Lolo ang pakay nito. Naisip ko lang na baka gusto niyo ng mga gulay at prutas. Bagong pitas, sariwa pa. Pero ngumiti lang daw ang lalaking balmaseda sa kanya. Iaabot niya na sana ang mga gulay at prutas na dala sa lalaki nang makarinig siya ng ungol mula sa loob ng bahay. Mahina pero ramdam ni Lolo na hindi iyon ungol ng isang batang may sakit, kundi ungol ng isang batang nanghihingi ng saklolo. Kaya nag-isip daw siya kaagad ng paraan upang mapahaba ang usapan. Itatanong ko lang sana kung nasaan yung apo nyo. May ginawang matamis na langka ang asawa ko at baka gusto nung bata. Aaniyahan ko sanang magpunta sa amin. Anak namin si Martin. Paglilinaw ng lalaking balmaseda kay Lolo. Inampo namin. Batang palaboy lang dati yan sa bayan pero itinuring naming anak. Pwede ko po bang makita ang anak nyo? Ngunit hindi na raw sumagot ang lalaki. Bago umalis si Lolo, naririnig pa raw ang ungol ng bata. Iyon na raw pala ang huli dahil pagsapit ng kinabukasan, tuluyan na raw itong namaalam sa sakit na hindi nalaman ng kahit sino sa parting iyon ng Katbalogan. Naulit pa raw ng isang beses ang pangyayaring yun. Sabi ni Lolo, nawala raw ang mga ilang araw ang dalawang matandang balmaseda. Pagbalik, may daladala ng bagong bata, kaedad ng namayapang si Martin. Alam na agad ni Lolo at Lola na iyon ang bagong ampon, pero hindi pa rin sila nakialam. Ang sigla-sigla raw ng bata at hindi mahahalatang dinampot lang sa kung saan. Malusog daw at kahit papano ay may laman ng katawan. Binati pa nga raw sila ng bata na nagpakilalang si Apolonyo. Nagmano pa raw sa kanila, tuwang-tuwa pa nga sila Lola. Dahil noong panahong yun, kahit anong gawin daw nilang pagtatalik ay wala silang nabubuo. Parang pinuna na rin daw ni Apolonyo ang pagnanasa nilang magkaanak sa tuwing dumadalaw ito sa munti nilang kubo. Isang buwan matapos dumating ni Apolonyo sa bahay ng mga balmaseda, narinig na naman daw nila Lolo at Lola ang pamilyar na ungol na kinatatakutan nila. Doon na raw sila lubos na nagduda. Sigurado na raw sila na talagang may kakaiba sa mag-asawang balmaseda. Sinabihan ni Lola Catalina nun si Lolo na mag-iingat sa mga kilos sa tuwing malalapit sa mag-asawa. Baka raw kasi aswang ang mga ito. Baka lahi ng mga mandurugo. Uri raw iyon ng aswang na sa pagsipsip ng dugo nabubuhay. Pero sabi ni Lola, nagdududa pa rin naman siya nung sabihin niya yon. Napakalayo raw kasi ng imahe ng mga mandurugo na ikinukwento sa kanya ng mga magulang. Ang mga mandurugo raw kasi, sa version ng mga iyon ay isang magandang babaeng aswang na naghahanap ng lalaking pakakasalan. Inuunti-unti raw ng mandurugo ang pagsipsip sa dugo ng biktima. Sa tuwing natutulog ito, hanggang sa manghina ito ng tuluyan. Kapag namatay na raw ang kinakasama, sakalang daw ito maghahanap ng ibang lalaking mabibiktima.
Ang mga Balmaseda raw kasi ay matatanda, kaya hindi siya makapaniwalang mandurugo ang mga ito. Pero natuklasan po ni Lolo ang lahat isang gabi. Naglakas loob daw siya na silipin ang nangyayaring kababalaghan sa bahay ng Balmaseda. Namimiss na raw kasi niya si Apolonyo dahil hindi na nagagawi sa bahay nila. Sinabi naman na sa kanya ng lalaking Balmaseda na may sakit ang bata pero ayaw maniwala ni Lolo. Inalok niya kasing ipunta ito sa albularyo, ngunit hindi pumayag ang lalaki. Kaya raw nilang gamutin ang anak-anakan. Pagdadahilan pa nito sa kanya. Pagsilip ni Lolo, doon niya raw nakita ang kahindik-hindik na itsura ng dalawang matanda. Halos pigilan niya raw ang paghinga ng mangyari yun, sa takot na baka matuklasan siya ng mag-asawa. Ang ginagawa pala kasi nito kay Apolonyo ay hindi pagpalo o pagpaparusa sa isang anak na naging pasaway. Ginagawa raw palang pampahaba ng buhay ang mga batang inaampon ng mga ito. Kitang-kita ni Lolo kung paanong mahigpit na hinahawakan ng lalaking Balmaseda sa magkabilang kamay ang batang si Apolonyo. Nakapatong ang lalaki sa tiyan nito, samantalang ang babaeng matanda naman ay nakakagat sa leeg ng bata. Narinig pa ni Lolo ang paghigop nito sa paraang humihigop lang ng mainit na sabaw ng sinigang. Sarap na sarap daw ang matandang babae. Mas lalo pa raw kinilabutan si Lolo nang makita niyang unti-unting nagbabago ang anyo nito at parang bumabata ng ilang taon ang itsura. Nang makontento raw ito sa paghigop sa dugo ni Apolonyo, iyong lalaki naman ang pumalit. Sa pagkakataong iyon ay ang babae naman ang humawak sa magkabilang kamay ng bata. Pagtadyak lang daw sa kawalan ang nagagawa ng biktima at pilit na uungol na tila humihingi ng tulong. Iyak nang iyak si Lolo nang makauwi. Awang-awa raw siya kay Apolonyo dahil wala siyang nagawa. Ikinuwento niya kay Lola ang nakita at ibinalita nila sa mga kapitbahay kinabukasan ang nangyari. Lumusog pa raw sila dala-dala ang mga kawayang pinatulis ang dulo upang paslangin ang mag-asawang mandurugo. Ngunit hindi na nila ito naabutan. Ang tanging naiwan lang daw sa bahay ay si Apolonyo. Putlang-putla at hinang-hina dahil sa kawalan ng dugo. Napayakap na lang si Lolo at Lola sa bata dahil nailigtas daw nila ito. Pero isang buwan lang ang nakalipas matapos mawala ng mag-asawang mandurugo, nawala raw si Apolonyo. Hindi na natagpuan kahit katawan ng bangkay. Nagkaroon po pala ng kaisa-isang anak si Lolo Bernardino at Lola Catalina, ang tatay Jericho. At hanggang ngayon nga ay nagtataka pa rin sila. Saka lang daw kasi nabuntis ang lola nang mawala ang mandurugong Balmaseda.